What's up mga kalapatids? Welcome back dito sa Team JB Dison Love TV. For today's video mga kalapatids, meron na naman tayong nagkasakit na ibon. So yun, meron silang mga kanker. Eto, silipin natin mga kalapatids. Mukhang sa taon na ito mararanasan nating lahat ng mga young bird sickness mga kalapatids. Pero hindi tayo susuko mga kalapatids, pagagalingin natin sila hanggat kaya natin. So tara, silipin natin yung mga ibon natin mga kalapatids. So ito siya mga kalapatids. Ayan. Ito yung bago nating ibon na merong sakit. So ito na yung day 2 ng gamutan natin sa mga pasyente natin no, mga kalapatids. Ayan. At medyo nakakakain na nga siya ng mas malaki-laki no. So magandang senyalis to na medyo gumiginhawa na yung kanyang nararamdaman, no? Ayan, mga kalapatids. May pasyente na naman tayo dito. Dalawa na naman. So day 3 ng gamutan natin dito sa cancer patient natin, mga kalapatids. Yung medyo ayos-ayos na siya, oh. Ang wala na yung bukol niya sa leeg. Ayan. Medyo napagaling na rin yata natin siya. At saka ito, itong nagsisimula na to. Mukhang okay-okay naman na dahil kumain na sila kahapon ng malalaking butil. Yung mga mais, yun, mga peas. So, ito double check lang natin to. Flip natin yung camera. Tingnan natin kung ano na ang improvement niya sa day 3 ng gamutan natin, no. So, dali lang. Stay put lang kayo dyan, mga kalapatids. So, ito na nga siya, mga kalapatids, no. Ayan, medyo maliit na. Hindi na ganun kalaki. Tapos, ayan. Meron pa siyang sipon. So, siguro ang ilagay natin dito is bibirahin natin ng bawang. Ayan. Saka pwede rin pa. Tamang tama. Magkasakit na sila ng magkasakit habang nagpapatubo sila ng pakpak. Tapos sa hopefully pagka yung malapit na yung race is malalakas na sila ulit, no? So ito siya. Ito na, day 4 na mga kalapatids ng gamutan natin dito sa mga cancer patient natin. So yung isa na yon, yung blue bar, malakas ng kumain, magaling na siya. Last day niya na dyan, bukas ililipat ko na siya ulit sa loft. Tapos etong isa naman, ito, yan. Medyo gumaganda na siyang kumain talaga. Tapos sa ayan, may mga malalaki, nakakain niya na rin, nalulunok niya na. So magandang improvement to mga kalapatid sa ating mga pasyenteng ibon, no. So pagka meron tayong mga ganitong ibon na may sakit, ayan, tsatsagain lang talaga natin mga kalapatids. Sinubukan kong anuhin yung cancer nitong checkered, itong nandito sa kaliwa. Sinubukan kong tanggalin ng cotton buds, kaya lang hindi ko masyadong natanggal dahil nagdudugo na, no. So hindi ko na siya tinanggal una bes. Ginawa ko na lang is ayan, since nakakalunok naman na siya, hayaan ko na lang na mawala yung cancer ng kusa, no. May nahanap niya yung tubigan niya. Ito. Ayan. Nahanap niya. Ito. So, ayan. Day 4 ng ating gamutan, mga kalapatids. Siguro, mga ilang araw pa, may babalik na rin natin ito sa loft natin, no? So ito nga mga kalapatids, yung isa nating ibon na nagkaroon ng cancer, no. Actually dalawa sila, yung isa hindi nagtuloy kasi naagapan natin. So ito magaling na siya mga kalapatids. Ayan. Ito galing to kay
Pinoy Pigeon Fancier UK, no? So, may bali dalawa na yung ibon yung nagkasakit dito sa atin, pero nasagip natin sila, mga kalapatids. Yung isa, ayan, tong mealy or red bar. Ayan, nagkaroon ng adeno, tapos na going light. At napagaling naman natin, mga kalapatids. Maganda na hipon ng ibon na yan. At saka, saan pa ba yung mga nagkasakit natin? Yung isang may gold ring. At king ko, yun yung isa ron. Gawa natin, yun. Yung isa na yun. Nagkaroon din ng sakit yun. Ganun din, going light din. Tapos, yan, maayos na siya ulit. Sana lang hindi maka-apekto sa kanila yung pagkakaroon nila ng sakit habang bata pa, no, mga kalapatids. At saka, ito, itong kay, ano, kay, galing kay Hoodlum Loft. Yan, ano to, nagkaroon ng halak. After 2 days, napagaling din naman natin, mga kalapatids. So, yan, medyo marami tayong sakit na na-encounter. At saka, yun, yun pa. Yung ano natin na yan, yung breeder buyer natin na yan. Nagkaroon din ng sakit yan, going light din. Yung kasabay niyan nagkasakit, wala, nadedo. Pero siya, yan, ayos na ulit. So, yun nga, sana yung pagkakaroon nila ng sakit, eh, hindi maka-apekto sa kanila masyado. Sana makatapos pa rin sila ng karera itong young bird season. At sana, hindi sila mawala. Okay lang kahit na finisher, kahit na hindi sila mag-clock. Basta umuwi lang sila, mga kalapatids, yung pagiging consistent na lang yung bonus natin sa kanila na umuwi. Kasi yung pagiging consistent nila, mga kalapatids, pwede na rin natin yung gamitin for breeding, no? Kasi alam natin yung ibon is consistent. So, doon tayo magsisimula sa mga foundation na ganun. Yung mga consistent na ibon hanggang sa makapagpalabas tayo ng maaaring tumira sa loft natin, no? So, ganun lang. Hindi naman tayo nagmamadali dahil nga sa totoo lang, wala namang shortcut sa pag-iibon, mga kalapatids. Talagang it takes time bago ka magkaroon ng champion. Yung iba siguro nakakapagpalabas ng champion agad. Swerte yan na lang, mga kalapatids. Malay nyo, swertein din tayo. Hindi man nag-champion yung mga ibon natin, pero producer pala. So, hindi natin alam. Kaya, eto nga yun, no? Laki na. Ganda ng katawan, mga kalapatids. So, mga nakapedering nga rin pala sila ngayon. Ayan na nga. Ayan, tumutubo na. Konti na lang. Ayan. Kasi, kaya ako sila finedering dahil na-alarma ako nung nagbagsakan yung flight nila, no? Yung pang number 10. Number 1. Bumagsak. Tapos, syempre, na-alarma ako. Ibig sabihin nun, pag bumagsak yung number 10, babagsak na rin yung number 1, babagsak na rin yung number 10. So, habang maaga pa, nagapan ko na rin. Tinanggal ko na yung darkening ko kasi yung darkening ko hindi masyadong effective. Hindi siya masyadong madilim or hindi siya dark enough. Kaya ganun siguro ang nangyari. Pero yung mga ano nila, yung mga small feathers, nag-drop naman. Kaya lang, yun nga. Yun yung iniiwasan natin doon, yung mag-drop ng flight. Kaso, nag-drop ng flight yung mga ibon natin, no? So, yun ang delikado na mangyari sa during race, dun sila magbabagsak ng flight. Kaya no choice tayo, pinedering natin, mga kalapatids. So yun, ito, pakita rin natin to. Itong ibon ni Boss Hoodlum. Yan, wala naman nagbago, boss, maayos naman. 2 days lang nagkaroon ng sipon or halak. Naman, itong blue bar na to, mga kalapatids, ito yung Nikki line aborin, galing kay Kuya Nikki. Itong ibon na to, kapatid nyo yung 9 placer natin at saka pulling winner. So, hopefully
hindi naman to nagkasakit. Hopefully, tulad siya ng kapatid niya. No? Kapatid niya sa ama yun. So, tsaka meron pa isa yun, yung checkered. Ay, hindi na nakikita. Yan, yung checkered na yan. Itong nasa taas nyo. Yan, nice mate sila. So, magkakapatid sila sa ama. So, meron tayong pwedeng pang line breed. Kung sakali, mga kalapatids. So, yun. Hanggang dito na lang, mga kalapatids. Tapos, dito na natin tatapusin itong video na to. Shoutout sa inyong lahat, mga kalapatids. Lalo-lalo na sa mga sumusuporta sa channel na to. So, please like, share, and subscribe din, mga kalapatids. Ingat!